Oh, so sila pong mga ano? So sila pong mga iyakin lahat ng administrasyon mula pa kay Marcos, kay Cory, kay FBR, kay ERAP, kay Gloria, kay Pinoy, kay Duterte, wala po silang gustong administrasyon. At noon pa, lahat ng mga tao sa buong, lahat ng mga government officials sa buong Pilipinas ay binabansagan na nila ng mga kurakot. Tapos, ngayon, si PRD, salita lang ng konti, nagdemanda na sila. O, sabi nga nila, marami nang susunod dyan. Ilang araw na nakakalipas, wala pang ibang sumunod sa kanila na magsampa ng kaso kay Duterte. Kaya hindi ko alam talaga kung saan kumukuha ng kapal ng muka itong mga ito. Ito yung mga bulaang propeta na ang hilig magsisigaw ng karapatang magsalita, pero yung mga tao pag nagsalita about them, magsisipag-iyakan. Oh, kaya dahil diyan mga bossing, itong si Pulong mga boss, Diyos ko po, nagsalita na tungkol diyan. Ayan, palakpakan. At sinasabi nga niya na yan daw ikinakaso kay PRRD ay pawang kadramahan lamang. Ayan, so nagsalita na po si Pulong Duterte dahil siya din po ay miyembro ng Kongreso, at di umano, according to him, alam din niya yung mga kabulastugan ng Makabayan Black dyan sa Kongreso dahil matagal na rin pong congressman yan. Untik pa ngang maging ano yan eh, maging Speaker of the House yan nung panahon nung tatay niya, pero dahil itong ang pamilya na ito mayroong delikadeza nung panahon na parang nahinihilot siya na maging Speaker of the House, sinabihan siya ng tatay niya na wag kasi pangit tingnan gawa ng ako tatay, presidente, tapos ikaw Speaker of the House. Hindi naman maganda yan. Oh, kaya ngayon si Pulong nagsalita na, inaantay natin magsalita si Baste. Oy Baste, yung ano ha, ihanda mo na yung confidential funds mo dyan sa Dabaw ha. Kailangan, maiano mo yan, liquidate mo yan. Tapos, ito lang ang nagtataka ko talaga si Inday, masyado siyang tahimik. Hindi ko talaga alam. Hindi, although alam na natin kung bakit tahimik si Inday ha. Alam naman na natin kung bakit tahimik. Pero, kasi nga ang sabi niya nga, sa panahon ngayon, mas kailangan mag-focus tayo sa ibang bagay. At sa mga panahon na masyadong magulo yung mga bagay-bagay at mataas ang ating emosyon, mas kailangan nating manahimik at kailangan ituon natin yung ating attention para at yung ating emosyon sa ibang bagay na mas makakatulong sa bayan, kasi wala namang kwenta mahipagpalitan ng kudaan sa mga yan eh. Kasi pag sumagot ka, sumagot sila, sasagot ka ulit, sasagot sila, wala na, di na ano ka na, natanggal ka na sa focus mo. Naintindihan naman natin yan. Pero inaantay lang ba ng mga tao yung palaban na Inday Sara? Ngayon natin gustong makita yung Inday Sara na nananapak. Parang awa mo na Inday, ilabas mo ulit yung Inday Sara na nananapak, tapos mamasyal ka dyan sa may Congress. Pagsusuntokin mo lahat dyan sa panga para matahimik ang mga yan. Alam naman namin kung bakit na yun ang iyong strategy, huwag magsalita. Pero, ayun nga, pag nagsalita ka, mas maganda. Siyempre, pag nagsalita ka, may babalita kami, di ba? Ang ganda-ganda niyan. Kapag tatawanan natin sila. So, eto, tinawag nakadramahan yung kaso ni kinaso nila kay PR. Dating tinawag. Pa naman hindi magiging ano to, magiging kadramahan to. Diyos ko po, ang kulong nito 6 months. Ang kulong nito 6 months, baka pag ikinunong mo si PRD ng 6 months, matuwa pa yan. At ito si PRD, hindi yan makukulong sa kulungan na normal ng 6 months. Hindi 5 nga, nandun sa PNP Custodial Center, sarap-sarap ng buhay niya rin. Hindi mo makukulong yung ex-president sa ganun, si Gloria Arroyo nga, nakulong ng matagal na panahon sa ospital eh. Eh matandaan na to eh. Eh pag sinabi nito, masakit yung balakang ko. O sa tingin mo ba, Franz Castro, yung ginagawa mong pagkaso kay PRD, mas matagumpay na paghihiganti na yan? Hindi.
Besides, PRD is surrounded by heavy duty lawyers. Eh, ikaw yung dalawa mong ano, yung dalawa mong abogadong kasama. Diyos ko po, mas mabagal pa magsalita kaysa kay Kuya Cesar. Paano kayo mananalo sa kaso dyan? Diba? Kaya yan, alam mo, alam nyo naman yan eh, na walang gobyerno ang papayag na isang popular na presidente ipakukulong mo sa kulungan dahil lang sa nagbitaw siya ng mga salita na kinakaban nyo. Ito, mga kabado naman pala kayo, batikos kayo ng batikos. Pag kayo bumabatikos, okay lang. Pag kayo na yung gagantian, ayaw nyo. Salita kayo ng salita ng ilang linggo, isang beses lang nagsalita yung matanda eh. At saka, you have to understand, sobrang talino ng presidente natin na si PRD. Hindi ngayon ha. Yung presidente natin na si PRD, sobrang talino niya. Nakita mo ba, nagbitaw ba yan ng mga salita na ano na ipinahamak niya yung sarili niya? Wala. Yung Duterte, iisa lang po yan. Duterte na coops. Duterte na mayabang, Duterte na kupal, Duterte na barumbado, Duterte na may pagkaloko-loko. Hindi po yan katulad ng presidente natin na ngayon na marami siyang uri. Itong presidente na to, every time na nagsasalita yan, maingat yan. And hindi na po live yung gikan sa masa na yan. So likely, lahat ng mga ano, lahat ng mga hindi niya dapat sinasabi dyan, natanggal na nila yan, nek-nek nyo. Oo. Oh. Sabi nga, oh, tinawa, sabi ni All About, All in About with the Filipina, Representative Castro sa Tur Ocampo, meron daw po silang charges of trafficking and child abuse noong 2018, which is true. Mas malaki po ang ano niyan, ang kulong niyan. Kayo nga hanggang ngayon hindi pa nakukulong eh. What made you ano, what made you think na PRRD will fall dito sa inyong drama na to? 6 months grave threat. Saan naman ang grave doon? So pag sinabi mong grave, grave. Diba? Saan ang grave threat doon sa sinabi niya? Kasi parang halimbawa ako nagsabi ako na gusto kitang patayin. Oh, pero hindi naman niya sinabi na papatayin kita mamaya bukas pag nakita kita. Oh, kumbaga ako, halimbawa, nakita kitang ganyan, ang ganda-ganda mo. Gusto kitang halikan, pero bawal. Malaki po yung pagkakaiba nun. At saka isa pa, ang pinupunto nga dito, kung ang inyo pong pinagbasihan ng grave threat na yan is yung France, gagamitan lang po kayo ng mga galing ng abogado ng mga technicalities. O ikaw lang ba ang France sa Pilipinas? O lagi niyong sinasabi, hindi kayo komunista. Tapos paano mo nasabi na ni Red Tag ka, eh, hindi naman kompleto yung pangalan mo na binanggit dyan. Oh, kaya yun nga yung sinasabi natin na Diyos ko, siguro yung ICC, kakabahan ka. Kasi alam mo na yung ICC talagang gustong pitasin si PRD, pero ito, grave threat. Nagsalita lang yung tao, grave threat. Parang Banateros lang yan ah. Pinagsalita lang namin si Bantag, ano na, contempt of court. Ano po yan? Kasama po yan sa karapatan ni PRD sa malayang pamamahayag. Malaya niyang ipahayag na gusto niya kayong pagkukurutin. Gusto niya kayong pagbabambuhin. At saka ang sinasabi niyang kailangan ubusin mga komunista. Oh, so are you considering yourself as a communist? Ay nako, Diyos ko po. Oh, sige, play natin tong sinabi ni Pulong. Na kadramahan ni dating presidential son at Davao City First District Representative Pulong Duterte ang kasong kriminal na isinampalaban sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. May banat ngayon si Davao City Representative Pulong Duterte matapos sampahan ng kasong kriminal na mga kapwa niya congressman ang kanyang tatay. Nitong nakaraang araw, nang kasuhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ngunit para sa nakababatang Duterte, hindi dapat magbalat sibuyas ang mga taga-gobyerno at gamitin ang pagsasampa ng kaso para patahimikin ang mga kritiko. Dini Duterte, nanong administrasyon ng kanyang ama, iba't ibang paninira at masasakit na salita. Ayan, yun yung lagi nating sinasabi na if you are in the government, you are subject to criticism as well. If you can criticize, you can also get criticized. Because again, you are representing the people. And you are supposed to be representing PRRD kasi nga PRRD is ano na siya, a private person. Mantakin mo, you being a lawmaker, yung taxpayer, yung pribadong tao, nagsalita against you, ididimanda mo. Eh samantalang dapat kayo ang nagre-representa sa mga pribadong mga tao. Di ba? Hindi mo ba naiintindihan yun? Sa inyo ba talaga ang pagiging congressman, senador, presidente? Sa inyo ba talaga parang ano na yon? Parang entitlement na para kayong mga hari, mga prime minister, para kayong mga monarch, ganun ba kayo? Kasi for 6 years, mga bossing, tinawag nyo si PRRD na lahat ng masasamang pwede nyong itawag. If I may recall, merong isang beses na papunta sila PRRD kasama ang kanyang mag-ina na si Kitty at saka yung si Ma'am Hanilet, papunta sila ng Russia. Meron pa nga kayong mga vloggers na sinasabi na sana bumagsak yung eroplano nila. Sana mamatay sila. Oh, ano ang kaibahan nung pagdadasal na sana mamatay ka na doon sa gusto kong mamatay ka na? Parehas yun eh. Hindi ba? Halimbawa ako si PRD, sana mamatay na yan. Grave threat na ba yun? Eh dati ganun ang ginagawa kay PRD. Sa tuwing lilipad si PRD going somewhere, sinasabi niya na sana mamatay na siya. Sana mag-crash yung eroplano. Magdemanda ba si PRD dyan sa mga vloggers na yan? Diba, nagdemanda ba si PRD na gano'n ba siya? Kawawa naman ako. Inaapi kami, gusto bumagsak yung eroplano. Mali yan na hilingin mo yan para sa isang presidente, mali yan. Gumanon ba siya? Hindi. Wala siyang pakialam, ganyang katindi, tapos kayo, ganun lang. Sabihin mo na kasi na gusto mo silang patayin. Gusto. Parang yun din. O sana mamatay ka na. Sana mag-crash yung eroplano. Sana mag-crash yung eroplano para mamatay na kayong lahat. O anong kaibahan nun doon sa sinabi ni PRD? Parehas lang yun. O, pero kayo na dapat na sumasagot doon sa hamon ng pagbubukas ng libro, yun na nang gawin nyo. Di ba? Tama? Tama? Biglang taas noon ng mga makakaliwa. Hindi ko nga alam eh. Mantakin mo ha, tinan mo ha. Paano silang nagkakaroon ng boses ngayon? Samantalang majority dyan sa Congress eh pro-administration. Dyan mo talaga makikita na yung administration ni Speaker of the House Martin Romualdez dyan sa Congress eh mukha sinasabi natin tila mo pinakawalan niya tong mga aso na to para kumahol ng kumahol ng kumahol para sa kanya. Kasi nga naman kung siya mismo yung gagawa niyan, makakasira yan sa kanya sa pagtakbo sa 2028. Bakit? Eh malakas sa mga Duterte, bayaan mo na yung mga makabayan. Baya, total, sanay naman ang mga tao na kumahol ng kumahol yan. O sige, kahulan nyo ng kahulan, akong bahala sa inyo. Hindi pa natatandaan ba ninyo nung nakaraang deliberation ng budget dyan sa, ano, dyan sa Congress? Nagsalita si Sandro Marcos na wala nito, tapos na to yung sa budget ng VP. O na tradisyon na to, tapos na to. Di ba nagsasalita sila doon para silang mga kawawa na, teka, may sasabihin pa kami. Teka, may sasabihin pa kami. Di ba ganun? Pero pinataya na sila ng mic at kung ano-ano pa. Ganun parang mga e-back na lang ang tingin sa mga yan dyan sa camera. Bakit ngayon biglang ang lakas-lakas nila? Bakit ngayon parang sobrang dami nilang... Bakit sobrang daming media mileage nila? Samantalang yung media, hawak naman yan ng administrasyon.
Ang dami nilang nagsasabi, nahawak ng media ng administrasyon ng media si ano si Glenn Chong. Nagsabi noon nakaraan, in-interview natin siya, sabi niya may mga media na binabayaran para hindi magingay tungkol sa Smartmatic. O hindi ba? O tapos nagpa ano pa sila, raffle pa sila ng NMAX diyan sa Malacañang noon. O kita mo, wala may nakikita ka bang batikos ng mga media tungkol sa administrasyon ngayon? Wala. Yung kay Michael Mann, naririnig mo ba na dinidiscuss ng media? Wala. Yung mga inilabas ni Tevez tungkol sa Congress? Wala. Yung dyan sa Okada, sinabi nila fake news, nabalita ba, binalita ba ng media yun? Wala. Kumbaga, napakarami mga iskandalo ngayon sa bayan natin na hindi binabalita ng media. Kaya magtataka ka bakit itong media, eh meron mileage itong tatlong itlog na to na mga kongresista para atakihin ng atakihin ang mga Duterte. Ibig sabihin, talagang ano nila yan, hawak na nila sa liig lahat pati niya. Ay, nako. So, ituloy natin. Yun nga yung sinasabi natin. PRD, never yan nagdemanda. For a very long time, 6 years, nakaliwat kanan ang pagtawag sa kanya Mang Kanor. Tinawag mo na ganito, na ganyan, pero malaya ka pa rin, di ba? Presidente ng Pilipinas siya, si Trillanes nga eh, walang patid na nag-ano sa kanila eh, naninira sa kanila eh, di ba? May mga kaso pa, parang inciting to sedition na nga yung mga ginagawa nila eh. Pero hindi yan ang brand ng mga Duterte. Ang brand ng mga Duterte, labasan tayo ng baho, sige, gaguhan tayo, gagaguhin mo ako, gagaguhin kita, ready ka na ba? Kung ready ka na, okay, di sige. Pero kung hindi ka pa ready, hindi ka kailangan makipagbardagulan sa akin kasi alam mo hindi ka mananalo eh. Tapos ngayon kakasuhan mo. Sa totoo lang ah, noong 2018 meron kayong kaso ng kidnapping. Kung tarantado presidente, kung gusto ka talagang anuhin ng presidente, nakakulong ka na ngayon. Pinwersa niya na sana yung mga korte na desisyonan na yung mga kaso na yan. Diba, inimpluensya na sana ni PRD yung mga korte na yan para sana hindi ka na congressman ngayon. Pero dahil wala naman siya talagang pakialam sa inyo at alam at gusto niya talaga na natural na mamatay kayong lahat. I mean natural na mamatay in a sense na mawala kayo ng natural dyan sa Congress yung mga party list ninyo. Dahil wala naman kayong mga silbi. Yun na, isa din yung way ng pagpatay sa inyo ha. Yung malusaw kayo, yung hindi na kayo manalo, yung mabisto kayo ng tao at hindi na kayo makakuha ng boto at hindi na kayo maging mga representante, yun ang gusto ni PRD. Yun yung, baka yun yung sinasabi niya na gusto niyang mamatay kayo. Oo, sige, tuloy natin to. Ang tinanggap ng dating Pangulo. Pero hindi rin ito nagsampa ng kahit anong reklamo. Nauna ng tinukoy ni dating Pangulong Digong na legal fronts ng CPP-NPA-NDF si Castro at ang ACT Teachers Party List. At para kay Congressman Polong, dapat namang lumabas na malinis din si Castro at walang pananagutan sa batas bago ito. Sakto! Franz Castro, if you feel like you can prove to us, to the Philippines, to the entire country that you are clean, that what PRD saying about you is not true, then just show proof. Hindi ka kailangan magdemanda. Hindi ka kailangan gumawa ng mga kasong wala namang kakwenta-kwenta. Sumantakin mo, inantay nyo pa na magsalita si PRD ng ganyan para lang makasuhan nyo siya. Samantalang, all yung 6 years niya, sinasabi nyo, kurakot sila. Buong 6 na taon nila, sinasabi nyo, mamamatay tao sila. Tapos, ngayon nyo lang siya makakasuhan ng bagong kaso para sa kanya, samantalang ang dami nyong inaakusa sa kanya noon pa. Diyos ko Lord, ginagamit nyo yung inyong mga posisyon dyan sa kamera para mangharas. Samantalang kayo ayaw nyo kayong hinaharas. Kung debate-debate lang, walang sumbungan. Kung suntukan, suntukan lang. Walang iyakan, ganun yan. Ito magreklamo. Kung matatandaan, may mugshot si Castro na kalat ngayon sa internet nang mahuli ito sa isang... Ayan o, Castro. Meron ka o, RA, in relations to RA 7610, kidnapping and failure to return a minor. Kayo yung may mga kaso ng kahayupan sa Pilipinas. Tapos ikaw yung may ganang matakot.
hindi ka natakot nung pinagkukuha niyo yung mga bata na yan para i-brainwash niyo? The next performance will start momentarily.